Rise and Shine Pilipinas, good morning sa lahat ng studio at sa lahat ng ating mga cars ng bahay. Opisyal na dineklara na ng pag-asa kahapon ang onset o yung pagsisimula ng Northeast Monsoon o panahon ng amian dito sa bansa. Ang ilang linggong pag-iiral ng northeasterly surface wind flow, pag-iiral ng high pressure area sa Siberia at ang dahan-dahang pagbaba ng surface air temperature sa northeastern part ng Luzon ang ilan sa mga pinagbabatayan ng pag-asa para ideklara na opisyal ng pagsisimula ng panahon ng amian sa bansa. Kaya asahan na rin natin ang dahan-dahang paglamig ng ihip ng hangin nang gagaling sa Hilagang Silangan, lalo na dito sa northern at eastern sections of Luzon sa mga susunod na linggo at buwan. Ang amihan ay nagdadala ng malamig na tuyong hangin mula sa northeast, samantalang maalinsangan at basang hangin naman ang dala ng habagat. Ito ang dahilan kung bakit kapag panahon ng amihan, kadalasang itinutulak nito pababa ang mga bagyo o nasa Visayas at Southern Luzon ang pagtawid ng mga bagyo dito sa bansa. Habang patuloy nating binabantayan itong Tropical Depression OBEP, bahagyang bumilis ito habang kumikilos ito pa west, southwest o pakanluran, silangan, kanluran. Kahapon, nagbuhos ng pag-ulan ang bagyong OBEP sa Santa Ana at Gonzaga, Cagayan. Inaasahan nating mas lalakas pa ang mga pag-ulan ngayong Biyernes hanggang Sabado dito sa Batanes, Babuyan Islands, Cagayan, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region. Samantalang dito naman sa Metro Manila, sa natitirang bahagi ng bansa, ITCC at mga localized thunderstorms naman ang magdadala ng mga pag-ulan. Ngayong Biyernes, makita natin sa PAGASA Weather Satellite Image ang pagkilos ng Tropical Depression OBEP. As of 3 a.m. this morning, ang sentro ng bagyong OBEP ay matatagpuan na ngayon sa layong 345 kilometers east o silangan ng Basco, Batanes. Napapanatili nito ang lakas na may maximum sustained winds of 45 kilometers per hour, malapit sa gitna, at gustiness o bugso ng hangin umaabot naman sa 55 kilometers per hour. Habang mabilis na kumikilos ito pa west o pakanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Ngayong araw, asahan ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng extreme northern at northern Luzon dahil na rin sa pinagsamang epekto ng bagyong OBEP at shear line. Dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa ay makakaranas sa mga pag-ulan dulot ng mga localized thunderstorms pagdating ng tanghali at hapon. Makita natin sa forecast track ng Tropical Depression OBEP ay bahagya itong kikilos pa west-southwest dahil itinutulak ito na pababa ng northeasterly surface wind flow na ngayon ay amihan na. Biyernes ng umaga hanggang Sabado ay magdadala ito ng mga moderate to heavy with at times intense rains sa Babuyan Islands, Ilocos Norte, Apayao at northern portion ng mainland Cagayan. Pagdating ng tanghali, ang bagyong OBEP ay makakaapekto na rin sa malaking bahagi ng northern Luzon sa gabi hanggang Sabado. Nang madaling araw ay halos nasa pagitan na ito ng Batanes at Babuyan Islands. Makita natin ito sa halos kaparehong lugar din itatawirin nito ang Tropical Depression OBEP tulad ng dinaanan ng nakaraang bagyong Neneng at maaaring mag-landfall sa pagitan ng Batanes at Babuyan Islands, pero inaasang hindi nito aabot sa typhoon category dahil na rin sa malamig na hanging dala ng amihan. Sabado din ng umaga, inaasahang lalakas pa ito sa tropical storm category habang nagdadala ito ng malakas sa pag-ulan sa malaking bahagi ng northern Luzon, lalo na sa Ilocos Region. Pagdating ng Sabado ng gabi ay inaasahan natin makakalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ngayong umaga, nananatili ang nilabas sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 ng PAGASA sa ngayon at sa Batanes, Babuyan Islands, northern portion ng mainland Cagayan. Maaring umabot sa Signal No. 2 ang maaring ilabas ng babala ng PAGASA dahil na rin sa inaasahang paglapit at paglakas ng bagyong OBEP bilang tropical category. Ngayong Biyernes ay makakaranas ng moderate to heavy with at times heavy rains sa halos maghapon ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Central Luzon at northern portion ng Quezon kasama ng Polillo Islands dahil na rin sa umiiral na amihan. Habang sa natitirang bahagi ng Luzon ay makakaranas ng partly cloudy skies with isolated thunderstorms bago pa lang magtanghali hanggang hapon ang maaasahan natin sa northern, central at southern Luzon kasama na ang Metro Manila. Dito naman sa Visayas, madaling araw pa lang ay may mga pag-ulan na sa Eastern Visayas, bahagyang maulap na kalangitan ang aasahan sa malaking bahagi ng Visayas. Pagdating ng hapon, may moderate to heavy maaaring maranasan sa halos buong kabisayaan dala ng mga localized thunderstorms na maaaring mabuo sa hapon at magpapatuloy hanggang gabi. Sa Mindanao, umaga pa lang may mga pag-ulan na sa ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. May pagsikat ng araw naman sa malaking bahagi ng Mindanao bago magtanghali. Sa tanghali hanggang hapon, may mga moderate to heavy rains with at times intense
intense rain sa malaking bahagi ng Mindanao. Epekto ito ng mga localized thunderstorms pagdating ng hapon. Dahil na rin sa pag-iral ang northeasterly surface wind flow na naglabas ngayong Biyernes, ang gale warning ang pag-asa. Inaasahang magiging rough to very rough ang mga pag-alon sa seaboards ng northern, eastern at western Luzon, kasama na dito ang karagatan ng Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Pinapayuhan po ang iwasan munang maglayag sa mga nasabing karagatan dahil na rin sa mga along maaaring umabot sa 3.4 to 5 meters ang taas. Ito naman ang itsura ng ating kalangitan dito sa Metro Manila. Inaasahang magiging bahagi ang maulap hanggang sa maulap na kalangitan ang maaasahan natin ngayong maghapon. Bago pa lang magtanghali hanggang hapon ay may mga tsansa na mabuo ang mga thunderstorms sa ilang bahagi ng Metro Manila, lalo na dito sa northern, eastern at southern sections ng Metro Manila. Sa mga papasok sa trabaho at eskwela, magdala pa rin ng payong proteksyon sa ulan. Sumikat kanina ang araw, 5:49 a.m. at lulubog naman ito, 5:33 p.m. ng hapon. Ako po si Edmond Rosales para sa InfoWeather. Lagi maging handa, may bagyo man o wala. Mula po din sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.